Clownfish na naibenta ng kalahating milyon, mga isda na madali lang alagaan, at isda na pinakapaborito ko sa lahat. Ilan lang yan sa magaganda at makukulay na isdang makikita sa dagat ng Pilipinas. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa videong ito, mapapanood mo ang top 20 na pinakamagandang isda sa Pilipinas. Tulad mo, mahilig din ako sa aquarium, lalo na kung saltwater fish ang laman. Makulay kasi ito at mas mahirap alagaan kumpara sa freshwater fish, kaya more exciting. Umpisahan natin ang listahan ng pinakamagandang isda base sa presyo kung magkano mo ito pwedeng mabili. Ibinasi ko ang kanilang selling price sa liveaquaria.com na nakabase sa bansang USA. Okay, umpisahan na natin. Una sa listahan ay ang mga yellow box fish. Mabilis mo silang makikilala dahil sa forma ng kanilang katawan na parang kahon at parabang may apat na sulok. Hindi ito popular na isda sa aquarium dahil kilala ito na nagtataglay ng tetrodotoxin. Isa itong nakakalasong kemikal at dahil dyan, madalas na namamatay ang mga isda na kasama nila sa aquarium. Nagkalat ang lahi ng mga box fish sa buong Pilipinas, gaya ng isang to na kinunan pa sa Sabang Point sa Puerto Galera, Mindoro. Number 2, picturesque dragonet. Pag meron kang alagang ganito, consider yourself lucky dahil bihira lang ang isdang may natural blue color. Oh, wow. 10% lang kasi ng mga isda ang nagtataglay ng asul na balat. Makikita sila sa karagatan ng Indo-West Pacific, kabilang na ang Pilipinas hanggang Australia. Gaya ng video na ito na kinunan sa Mualbual, Cebu, na kilala bilang isa sa pinakamagandang diving spot sa Pilipinas. Number 3, Mandarin Fish. Ito ang paborito kong isda sa lahat. Makukulay at sobrang cute nito kaya popular sila sa mga aquarium. Yun nga lang, kung beginner ka pa lang sa saltwater aquarium, huwag ka muna sumubok mag-alaga ng mandarin fish dahil kilala ito na pihikang isda. May kita sila sa dagat ng Japan hanggang Australia, gaya ng video na ito na kinunan sa dagat ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Number 4, Blue Stripe Pangblani. Mabilis mo sila makikilala dahil sa kanilang katawan na hugis dilis at sa asul na stripe mula ulo hanggang buntot. May kita sila sa buong karagatan ng Pacific Ocean hanggang Indian Ocean, gaya ng video na ito na kinuha sa Verde Island Passage sa Batangas. Maliliit na butas sa bato ang kanilang tahanan. Kilala ang mga Pangblani dahil sa kanilang makamandag na lason. Ginagamit nila ang kanilang lason bilang self-defense sa mga predator at hindi ito mapanganib sa tao. Number 5, Red Spotted Blani. Isa ito sa pinaka-interesting na isda na makikita mo. Marami kasi silang mapulang batik sa balat na aakalain mong may sakit o parang bulutong. Katulad ng kamag-anak nilang Pangblani, mahilig itong sumiksik sa bato at corals at ulo lang nila ang nakalabas. Sa video na to na kinunan sa dagat ng Anda sa Bohol, makikita kung gaano kaganda ang mga Red Spotted Blani. Number 6, Purple Firefish. Popular ito sa mga nag-aalaga ng saltwater aquarium dahil sa ganda at dali nito alagaan. Recommended ito sa mga beginners at sa wala pa masyadong experience sa pag-aalaga ng aquarium. Hindi ito sakitin at hindi sila sensitive sa pabago-bagong temperatura ng tubig. Yun nga lang, kilala silang tumatalon palabas ng aquarium. May kita ang lahi ng mga firefish mula Indian Ocean hanggang Pilipinas. Gaya ng video na to na kinunan pa sa Crocodile Island ng Boracay. Isa sa pinaka-unique na isda sa listahang ito ay ang mga Orange Spotted Filefish. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang nguso at batik na kahil sa katawan. Kahit maganda at kakaiba ang isda na to, hindi ito popular sa mga nag-aalaga ng saltwater fish dahil sa hirap nito pakainin. Kinakain lang kasi nito ay ang mga polyps na makikita lamang sa buhay at organic na corals. Gaya ng sa video na to na kinunan pa sa Coron Bay, Palawan. Ang kakaibang isda na to ay nakuha na ng video sa dagat ng Governor Generoso, Davao Oriental. Sila ang mga spotted box fish.
Kalahin nila ang mga yellow box fish at tulad nila, hugis kahon din ang forma ng katawan nila. Magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Maitim ang balat ng mga babae, samantala ang mga lalaki ay matingkad ang kulay at may halong dilaw at asul. Ito, maiba naman tayo. Kung hindi ka mahilig sa istang maraming kulay, baka trip mo ang isang to. Sila ang mga dragon ras. Ito ang kanilang anyo kapag matanda na ang dragon ras. Pero kapag bata pa ang isda, ganito ang kanilang anyo. Kung tutuusin, mukha silang higad para sa akin. Gaya na sa video na to na kinunan pa sa napakagandang dagat ng Anilao, Batangas. Kung ang hanap mo ay matapang at agresibong isda, baka magustuhan mo ang isang to. Sila ang Titan Triggerfish. Malaki ito at kilala ng mga diver na agresibo. Malakas ang kanilang panga kaya dapat mo itong iwasan. Territorial ang mga triggerfish at ayaw nilang may lumalapit sa kanilang teritoryo. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa dagat ng Dawin, Dumaguete, kung saan popular sila sa mga turista. Speaking of aggressive, isa pa ito sa kinaaayawan ng ilang nag-aalaga ng saltwater aquarium. Sila ang mga Harlequin Taskfish. Kilala itong agresibo sa ibang maliliit na isda na kasama sa aquarium. Isa pa, hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang taskfish sa isang container dahil mag-aaway lang ito. Hindi ka rin pwede maglagay ng hipon o maliliit na alimango kasama ng taskfish dahil kinakain nila ito. Gayunpaman, sinama ko pa rin sila sa listahan dahil, tignan mo, ang ganda nila, diba? Oh, nasa kalahati na tayo ng listahan. Bago pa tayo magpatuloy, baka pwede sana kung pindutin mo ang like button para sa video na to at huwag mo na din kakalimutan mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy channel. Promise mo yan ha, magsusubscribe ka. Sige na, libre lang naman ang mag-subscribe eh. Ang susunod sa listahan ay ang isa sa pinaka-unique na isda sa Pilipinas. Ito ang mga spikefin gobi. Mabilis mo silang makikilala dahil sa mahabang palipik na malapit sa kanilang ulo. Kulay kahel ang kanilang mga palikpik at puti naman ang katawan. Sa video na ito na kinuhanan sa Tikau Pass, Donsol, Sorsogon, makikita na kahit maliit lang ang mga spikefin, napaka-elegante nito at magandang addition sa aquarium. Ang susunod sa listahan ay isa sa pinakasikat at malapit sa puso ng mga viewers. Ito ang mga Regal Tang o mas kilala bilang Dory. Sumikat ang mga Regal Tang dahil sa pelikulang Finding Nemo kung saan binigyang boses ng artistang si Ellen DeGeneres ang karakter ni Dory na isang malilimuting isda. Gaya mo ba ako na pangarap din magkaroon ng aquarium na magkasama si Dory, Marlin at Nemo? I guess lahat naman tayo gusto ng ganyang aquarium, di ba? Number 14, Emperor Angelfish. Ang isdang ito ay popular sa mga underwater photographer dahil sa taglay nitong ganda. Dahil sa kakaibang pattern ng kanilang stripes sa balat, madalas silang bida at apple of the eye sa mga aquarium. Ito sila pag bata pa. Pag matanda na, ganito na ang pattern ng kanilang balat. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa dagat ng Malapascua sa Cebu na sikat bilang isa sa pinakamagandang diving spot sa buong mundo. Ang susunod na isda ay hindi recommended sa mga beginners o nagsisimula pa lang ng saltwater aquarium. Ito ang mga Hellfish Firefish. Bukod sa mahal mo itong mabibili, ihikan pa ito sa bagong environment. Kaya pag namatay, sayang naman ang pinambili mo. May kita sila sa buong Pilipinas gaya nung sa video na to na kinunan pa sa Apo Reef Natural Park na isa sa pinakamayamang dagat sa Pilipinas. Ang pamilya ng mga angelfish na ata ang pinakamagandang lahi ng isda pero kung ang trip mo ay mapulang isda, baka magustuhan mo ang mga flame angelfish. Sa video na kinunan pa sa isla ng Balikasag sa Bohol, makikita kung gaano kaganda ang kanilang pulang balat na parabang balat ng tigre. Madali lang sila alagaan kaya recommended sila kung first time mong mag-aalaga ng saltwater aquarium. Isa pa sa notorious na isda dahil sa hirap alagaan ay ang Moorish Idol. Dalawa lang ang klase ng Moorish Idol na pwede mong mabili sa pet shop. Una,
pwede kang makabili ng Moorish Idol na pihikan sa pagkain. O kaya naman ay Moorish Idol na destructive at lahat na makita ay kakainin. Dahil dyan, hindi ito recommended kung first time mo mag-aalaga ng isda. Gayunpaman, isa ito sa holy grail ng mga aquarium dahil isa sila sa pinakamagandang isda at pinakasikat. Maaaring pamilyar ka sa isdang ito dahil minsan na silang bumida sa pelikula na Finding Nemo bilang leader ng tank gang. Number 18, Blueface Angelfish. Isa ito sa pinakamagandang isda sa dagat ng Pilipinas, pero kahit sinong fish keeper ang tatanungin, hindi ito sikat sa mga saltwater aquarium enthusiast. Dahil sa mababang demand at bihira lang makahuli, mabibili mo ito sa mataas na presyo. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang asul na mukha at madilaw na palikpik. Sa video na kinunan pa sa Shark Cave, Puerto Galera, may kita kung gaano ka-cute ang isdang ito. Ang isa pang isda na mabibili mo sa mahal na presyo ay ang mga turkey fish. Kalahi ito ng mga lionfish at gaya ng lionfish, mag-ingat ka sa paghawak nito dahil may lason ang kanilang palikpik. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang malapad na palikpik na karaniwan nilang nilalatag bilang threat display sa mas malalaking isda. Gaya ng sa video na to na kinunan sa dagat ng Apo Island sa rehiyon ng Negros. Ang tatapos sa listahan ng pinakamaganda at pinakamahal na isda sa Pilipinas ay ang mga maroon clownfish. Ang lahi ng mga clownfish ang isa sa pinaka-common na isda sa dagat at pwede mong mabili sa halagang 50 pesos. Hindi alam ng marami na ang lahi ng clownfish ang isa rin sa pinakamahal. Noong 2016, naibenta ang Peacekeeper maroon clownfish sa halagang $9,000 o halos kalahating milyong piso. Ang lahi ng mga maroon clownfish ang pinakamahal sa lahat at makikita ito sa Pilipinas. Gaya ng video na to na kinunan pa sa isla ng peskador sa rehiyon ng Cebu. So there you have it guys, natapos na natin ang listahan. Medyo nalula ata kayo sa mahal ng mga isda na to, pero I'm sure mas mura pa yan sa Cartimar ng halos 50%. Salamat sa iyong oras at sana ay nag-enjoy ka sa ganda ng dagat ng Pilipinas. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!